Barangay 882. Talakayan sa mga isyung pangbarangay. Paglalapit sa mga magkakagalit na magkapitbahay. Pagtatanghal sa barangay na pangunahing unit ng lipunan. Barangay 882. Sama-sama natin pag-usapan at lutasin ang mga isyung pangbarangay sa pakikipagtulungan ng Department of Interior and Local Government at Office of Barangay Affairs. Barangay 882. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na naman po ngayon ng Sabado, unang Sabado sa buwan ho ng Hunyo. Taong 2022, mga kabarangay, welcome po muli sa ating programang Barangay 882. Gilbert Perdes po muli ang inyong lingkod. Wala ho yung ating partner ngayon na si Patrol 3 Bert Moso. Dahil meron siyang mahalagang bagay na inaasikaso. Pero sa mga susunod hong linggo, makakasama ho natin muli siya rito. At meron lang siyang kailangang asikasuhin. At kaya nga nakiusap siya sa akin na ako na lang daw muna ngayon. Solo flight ho muna tayo mga kabarangay. Isa't kalahating oras ho tayo magkakasama. Mula alas 3 nga ho ng hapon hanggang mamayang 4:30 ho yan mga kabarangay. At napakarami ho natin pwedeng himayin. Mga issue hong pambarangay at national issues na nakakapekto sa pang-araw-araw natin pamumuhay mga kabarangay. No? At ilang ano na lang ho ha? Ilang linggo na lang magkakaroon na ho tayo ng bagong presidente. Upo na ho ang ating president-elect Bongbong Marcos mga kabarangay. At marami na hong excited ha sa inaugurasyon ho niya. Nagaganapin ho yan sa Pambansang Museo dyan sa lungsod ho ng Maynila mga kabarangay. At hindi lang naman ho yan na pero ang dami hong ano ha, paalis na ho yung ating presidenteng Digong Duterte, na ang dami hong yung ibang senador na iyak yung kanyang malapit na kaibigan ho si PNP OIC Officer in Charge General Danaw ho, Vic Danaw, naiyak din ho yan nung umatid ho siya sa isang event kung saan tinampok ho doon yung ilang mga pamana ho ng ating Pangulong Duterte no sa loob ho ng 6 na taon. Yung mga maiiwan yung mga proyekto at programa na patuloy na nakakatulong ho sa ating mga kababayan. At syempre yung mga infrastructure projects ho, yung mga malalaking programa sa ilalim ho yan ng build program ho ng national government ho mga kabarangay. Pinangungunahan ho yan ng Department of Transportation ho mga kabarangay. At bago nga pala natin ipagpatuloy ang ating programa, happy birthday ho kay Dr. Marika Guevara Estrada, yung sister-in-law ho yan ni Ma'am Judah, yung ating newsroom director ho, yung ating news director ho natin dito sa DWIZ mga kabarangay. At belated happy birthday din ho kay Carlo Aiko. Mula din ho yan kay Kim Gomez ho, at Joanna Luna ho. Dito ho yung ating mga writers dito yan sa newsroom mga kabarangay. At speaking of pamana ho ng Pangulong Duterte, ang dami ho niyan ha. At bukod ho dyan sa mga proyekto at programa na actually hindi pa ho tapos sa mga yan, no? Kapraso pa lang ho yan. No? Nung ano, kasi napaka malalaki ho yung mga programa na yan. Kasama na ho dyan yung mga tulay, no? Malalaking tulay na kasalukuyan ay napapakinabangan na naman. No? Bagamat hindi pa naman buo lahat. Dahil yung ibang programa ho, last year pa ho nakalinya yung pondo niyan, ngayon pa lang ho magagamit 'yan. Noong last year pa ho 'yan na approve, no. Pero pwede kasama, hindi pa ho kasama diyan yung war on drugs ha, na napakadami hong naging maayos at payapa ang pamumuhay, no. Hindi ka na takot maglakad sa kalsada ho ng gabi, ng 10 oras ho ng gabi. Magbitbit ng cellphone, bagamat meron pa namang ilan-ilan pa ho yung mga ayaw talaga mabagong buhay, no, bagamat nakulong na kapag nakalaya, balik pa rin ho sa dating ginagawa ho mga kabarangay, no. Pinalakas ho sa ilalim ng administrasyon yung war on drugs ho mga kabarangay. At syempre sa unang ano pa lang ho, bahagi ng panunungkulan pa lang ho ng ating Pangulong Duterte at going presidente natin,
sumadsad na ho yung crime rate, mga kabarangay. At talaga namang nawalis, no? Nawalis yung mga sangkot sa pinagbabawal na droga sa mga lansangan, no? Ang dami yung nahuli, mga kabarangay, ang mga mga malalaking organisadong grupo, ho. Criminal at organized crime groups, ho. Kaliwat kanan ho yung mga nahuling drug suspects, ho, at mga, syempre, yung mga wanted criminals. Kasi yung mga karamihan sa mga sangkot sa illegal na droga, ano din ho yan, no? Sangkot din ho yan sa iba't ibang krimen, gaya ng ho ng pagbatay, no? Yung bentahan ng illegal na baril, mga kabarangay, no? At pero tulad ho ng mga nakarang administrasyon, at aminado din naman ho yung ating presidenteng Duterte na talagang hindi niya kayang supuin, no? Walisin talaga lahat. Bagamat nasimulan niya at nagkaroon ho ng matinding pagbabago, at makikita naman ho sa mga salansangan, yung mga mayayaman, hindi nila masyado nakikita yan, dahil hindi naman, wala naman masyadong mga salansangan, hindi naman dumadaan ng mga yan, naglalakad araw-araw at sa mga matataong lugar, kaya hindi nila masyadong ano yan, eh. Yung nararamdaman talaga yung pagbabago, yung mga nakatira sa mga matataong lugar, malalapit sa mga ano yan, yung mga highly populated areas, so, sa iba't ibang panig ng bansa, mga kabarangay, no? At sabi ko nga, walang perfecto, hindi perfecto yung ating administrasyon. At kaya nga ho, talagang ayaw din naman siyang tantanan ng mga kanyang mga kritiko, mga kabarangay, no? Walang patigil ho yung banat sa kanya, bagamat paalis na siya, talagang nandiyan pa rin yung sila. At yun nga sabi ng iba, itong iba mukhang wala talagang mas ganong gawin mo, masama pa rin yung dating mo, no? Bagamat kahit nga mayorya pa rin ng mga Pinoy ang sumusuporta sa kanya. At patunay ho dyan, mga kabarangay, yung napakataas na trust rating, so, rating ng ating presidente, yung ating paalis na hong presidente na si Pangulong Duterte. At siyempre, mga kabarangay, no, kung matatandaan ho ninyo, isa ho yan sa kinabibiliban, sa mga kinabibiliban ho ng marami, yung paninindigan ho ng Pangulong Duterte na huwag mag endorso ng presidential candidate nung nakarang May 9 elections, mga kabarangay. Wala talaga siyang inendorso, maliban ho sa kanyang anak na si Vice Presidential incoming, actually, si Inday Sara. Yun lang in-endorse niya, maliban doon sa mga senador, no, mga kabarangay. Pero sa presidente, hindi siya nag-endorse kasi yun ang pininindigan niya, mga kabarangay. Balibalita din na iba-iba yung sinasabing kandidato, at para rin walang masabi yung mga kritiko, mga kabarangay, no. At siyempre, kahit na nga sumapit na nga doon sa mismong election, wala talaga, no? Akala nga nila last minute ho mag-endorso, wala ho nangyari, no? At ganun nga ho ang kinahinatnan. Pero naging landslide pa rin ho naman yung pagkapanalo ni Pangulong BBM, yung ating incoming president ho, mga kabarangay. At kung matatandaan ho natin, balikay lang ho natin, bago nung sumampa ho sa unang bahagi ho ng termino ng mga buwan. 2016, June 30, 2016, tatandaan ko pa, yun po, yun din ho ang pag-upo ni Pangulong Duterte. At ngayon June 30 naman, June, napatingin sa akin, June siya, eh. Ha? June 30 naman, paalis na ho siya, no? At yun nga, nung 2016, no, marami hong nabago. Sabi nga, maraming nabago sa takbo ng buhay ng mga Pinoy. Yun, syempre, yung unang tinutukan din ho yan, bukod sa war on drugs at criminality, mga kabarangay, yung malawakang pagbabago din ho at sa pagsasayos din ho ng sektor, no, sa sektor sa ng transportasyon. At syempre, sa ilalim ho ng pamuno ho na Secretary Arthur Tugade, mga kabarangay, nakompleto ho ng DOTR, kung di po ako nagkakamali, ng Department of Transportation, ang higit 200 airport projects, so yan, mga kabarangay, at halos 500 seaport projects naman, no?
Bagamat may mga nakatingga pa kasi nga hindi pa nga hindi nga kakayanin 'yan, ang lalaki na ng mga proyekto na 'yan. Kasama na rin ho dyan yung LRT2 East Extension at Bike Lane Network ho sa Metro Manila, mga kabarangay. At nagkaroon din ho ng katulad na proyekto sa Metro Cebu, Metro Davao, at kung hindi ako nagkakamali, ay may mga kabuuang 497 kilometers ho yan, mga kabarangay, ang haba, no, inabot ho ng Bike Lane Network na tinatawag ho nila. No, nasa mahigit airport projects, 100 airport projects naman ang nailatag nga daw, no? At syempre maaaring ipagmalaki din naman ng administrasyon ng paalis na Duterte administration yung ano, yung MRT 3 rehab project, ha. Magandang naging epekto niyan. Aircon na yata ngayon eh. Actually, ang tagagong din nakakasakay na ng ano. Sana pala inavail ko yung libreng sakay, no? Yung isang buwan nakaraan. Sarap kaya mag-ikot na. Puro, ay, libre, di ba? Eh, dapat pala inavail natin yan. Pero ang dami hong milin-milin yata yung nakinabang, no? Libreng biyahe na yun, no? Kasi hindi mo, wala namang ano yan eh. Maski magpaikot-ikot, pabalik-balik ka na, hindi ka naman tatandaan ng ano, basta libre yun. Tsakay ka lang ng sakay. Di ba? Hanggang sa mapagod ka. Unli ho yan, eh, mga kabarangay. Eh, nangyari ho yun nung ano ho yun, nung April. Hanggang katapusan yata yun ng April, mga kabarangay, no? Dahil nga, eh, parang tinest ho lahat, no? Yung nagkaroon ho ng full blast dun sa rehab, no? Parang tinesting lahat ng mga parte, ano, mga bagon na mga dinagdag ho nila. At syempre yung maganda rin ho yung tinakbo. Nagkaroon din ng MRT 37 at LRT 1 Cavite Extension. No? At syempre sumusulong din ho. Yung, syempre yung subway, ha? Binubutasan na raw yan sa ano, ha? Ng DOTR. Pero dahil nga, hinihintay na naman yung ano ng yung bagong administration. Pero balita, syempre si Tugade pa rin daw yung ilalagay kasi maganda nga naman kung magkaroon ng tuloy-tuloy na usad yung mga proyekto ng administration, mga kabarangay. At maganda rin ho yung halimbawa yung common station diyan sa north, di ba? Kahit sino duman common eh. Diyan sa north south commuter railway ho, mga kabarangay, yun ay sulong din ho yan, yung Mindanao Railway at maging ho yung Clark International Airport Terminal 2 ho. Bicol International Airport at ilang modernong puerto, pantalan ho sa iba't ibang dako ho ng bansa, mga kabarangay, no? At isa sa mga magagandang pamana ho yan, no? Ano-ano pa ba? Marami pa ho mga batas, ha? Mga batas na nilagdaan ng Pangulong Duterte. Kasama na, na rin ho dyan yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act, yung universal healthcare law, no? Ano pa ba, yung Malasakit Center Act, no? Yung pinagsama-sama na ho lahat ng ano ng ahensya ng gobyerno, PhilHealth, DSWD, DOH, ano pa ba? Yung mga lahat ng ahensya ng gobyerno na pwedeng mahinga ng tulong, no? Oo. Pera sa barangay. Ayun. At Free Irrigation Act. Ang dami pa hong batas, ha. May mga nilagdaan pa ho ng Pangulong Duterte na mga batas pa ho na hindi pa man ho yan masyado pang mapapakinabangan ngayon. Siyempre sa mga susunod na henerasyon, no? Sa mga susunod na taon, mapapakinabangan ho yan ng mga kababayan natin, no? At yun nga, yung problema sa illegal na droga ay bagamat hindi man lubusang matatapos ng Duterte administration ho, mga kabarangay, abay ang laki ho ng epekto, no, ng war on drugs na yan sa pamumuhay ho ng mga Pinoy, no. At sa ilalim ho ng kanyang administration ni Pangulong Duterte ay nalansag ho yung mga general ng pulis o PNP na nasa likod daw ng paggawa at pagpapakalat ng illegal na droga. Yung mga narco generals yun, yung tinatawag, di ba? Yung mga sangkot, yung marami mga pulis na nahuli, no? Dahil sila ay sinasabi may kinalaman ho sa illegal na droga. Yung iba, protector
hindi man nagtutulak o kaya sangkot sa sindikato, nakikinabang siya, no? May mga ano, yung mga ibang malalaking LGU officials, 'di ba? May mga mayor pang napatay. At ano, pero hindi naman sinasabi nating ano eh, yung mga 'yon nanlaban naman daw, no? At yung ibang mga kaso, yung iba dahil naging controversial ho, under investigation pa yun. Iniimbestigahan naman ng PNP. Actually, bago siguro matapos yung termino ng Pangulong Duterte, baka mailabas na yan. Ha? Pero mayroon mga controversia ho, tinutugan na naman ho ng PNP. At yung mga sangkot sa ano, ha, sa mga anumang illegal na gawain ng mga pulis, pinarurusahan ho. Yan din naman ho yung pinababayaan. Hindi naman pinipikit lang ng organisasyon yung kanilang mata para lang hindi maparusahan ng mga yan. Actually, itong ano, yung anim na pulis, natatandaan ko pa. Yung anim na pulis ho sa Caloocan, yung nanguha ng pera, ninakaw yung pera ng isang vendor na nakunan pa ng CCTV footage yan, ha? Kitang-kita na sinaktan daw, no? Yung kaso na yun, nasa PNP Internal Affairs Service na ho yan at may recommendation na ho, yung PNP IAS na maano na sibakin, no? Pero sa pagkakaalam ko, wala pang ano yan eh, wala pang mismong approval. Mag-a-approve niyan ng OIC, no, si General Danao, no, Vic Danao. Siya yung may final say ho dyan kung yung ba yung sisibakin na mga kabarangay, no? At syempre nung unang pumasok ang administrasyon, mga kabarangay, ibang tatandaan nyo pa nung tinaasan agad ng Pangulong Duterte yung sahod ng mga pulis, no? Pero sa kabila ng pagtaas ng sahod nila, mayroon pa rin talagang hindi pa kontento, eh, no? Kumbaga, nasanay na siguro sila sa mga illegal na aktibidad ho, at nasanay na sa easy money, di ba? Nasanay na pa. Baka sesenyasan lang nila yung mga illegalista, pera na agad. Mga ganon. Kaya ho, yung mga naliligaw ng landas na yan, naman, may kinalagyan naman ho mga kabarangay. Ang dami hong naparusahan ha, kung titignan ho yung mga datos ng PNP, hindi yung tinutulugan yan, ng PNP. At yung mga dapat parusahan, pinarurusahan ho yan, no? Kasi nga, tinaasan na ho yung sahod nila, pero sa ano din ho, sa maliban ho dyan, mas pinahigting ho yung defense capability ho ng bansa. At para maprotektahan ho yung ating teritoryo at sovereignty ho, soberenya laban sa anumang banta sa labas ho, no? Mga dayuhan, no? Bagamat nandiyan pa rin hanggang ngayon, nandiyan pa rin ang pananakop ng China sa West Philippine Sea, patuloy na gumagawa ng hakbang gobyerno, no? At may mga ano na ho yan, no? Protesta ng gobyerno, diplomatic protest ho, para kontrahin yung mga hakbang na ginagawa nila, binubuli yung mga mangingisdang Pinoy at hindi hinahayang mangisda doon sa lugar na inaangkin nila. Ha? Highly disputed ho yung ano na yan, no? Yung area na yan. Kaya syempre nanganganib din yung security ng ating mga mangingisda, no? At yun, at sa hindi bukod pa ho diyan, ito yung marami din hong bumilib doon sa ano, yung pandemic response, no? Bagamat ang dami hong matindi ho yung ano, ha, mga pagsubok na dumating ho sa Duterte administration bago ho nagkaroon ng pandemic, mga kabarangay, binugbog na ho tayo nung ano eh, nung sumabog muna yung bulkang Taal, eh, di ba? Tatandaan ho ninyo, January ho yun, natatandaan ko pa, no? Namasyal kami noon. Tataka ho ako, ba't parang may mga pumapatak-patak na ano? Yung pala, yun yung ano na yun, asphalt na yun, no? Yun yung mga abo na binagsak mga Taal. Mga kabarangay, at nakasawa ng Diyos, nakauwi naman kami ng ligtas ng aking pamilya, no? At yun, mga kabarangay, at bago ho, nung January na yun, papasok na yung mga March, nagkaroon na ng mga ano yun eh. Kinasan na yung mga lockdown, no? Yung mga kabarangay na ang matindi yung kinaharap ng administrasyon, no? Magamat sinika pa rin na kahit pa paano ay matugunan yung pangangailangan ng mga naapektuhan ng pandemic. Dami yung nasawi mga kabarangay, no?
At pero sinangaan din po yung pamamahagi yun ng ayuda kasi nga sobrang dami din naman ng Pinoy, hindi rin lahat talaga nabibigyan. Kaya may mga organisasyon din at iba't ibang grupo na naglaan din ng pangalilang panahon at pondo para ho matulungan yung mga apektado ng pandemic, no? Ang hindi lang talaga masyadong naalin yung mga test, no? Walang libreng test at pagkamahal-mahal ng COVID test, no? At pero yung pag-testing ay yung monitoring, yung treatment, yung bakuna libre, tsaka yung quarantine facilities mga kabarangay talagang binabantayan kapag kayong kapag kayong galing ka sa isang lugar na mataas yung kaso hindi ka makakapasok. May kanya-kanya hong protocols na pinatutupad, no? Sa ilalim din ho ng naabot na natin, halos maabot na natin yung herd immunity na yun, kasi nasa halos 70 million na yung mga nabakunahan, kundi ko kung nakakamali nasa 68 yung huling bilang, no? At yun nga ang target na 70% ng populasyon. So kaya kung napapansin niyo, malamang epekto na ito ng bakuna yung mga kokonting kaso lang tsaka bilangan ng napakaraming crowded areas, no, may mga event nang nagaganap na hindi naman dapat gaya ng mga nakarang election, dikit-dikit yung mga tao, pero sa kabila ho noon wala namang hindi naman ho nagkaroon ng surge dahil ho malamang yon dahil sa bakuna ho mga kabarangay. At sa ilalim din ho ng Duterte administration na ipatupad ho na ipasaho yung Bayanihan 1 Act at 2 mga kabarangay, no? Ito yung mga nagbibigay ho ng ayuda at iba't iba pang tulong, no, sa mga kinaukulang ahensya, no? Isinulong din ho sa ilalim ho ng Duterte administration, no, pinabilis yung transaction, no, nagkaroon ng ease of doing business, no, yung gayon din ho yung Philippine Identification System or National ID System, kung saan uniform na ho yung mga ID natin, ha, libre ho yung ID na, wala ho yung bayad, no, kapag may nanghihingo sa inyo para ho mapabilis yung ID na yan, ako po, bawal ho yan kasi libre nga ho yan, may pondo ang gobyerno ho dyan, kaya nga ho nilagdaan ni Pangulong Duterte ho yan yung National ID System, no. At sa ilalim din ho ng kanyang administrasyon, yung naitatag ho yung OFW Department, yung Department of Migrant Workers. Nakatatang pamunuan ho yan ni broadcaster natin dito yan, si Ma'am Toots Ople. Wala siya ng ilang buwan. No? Pero dito ho yan, no? At nilikha din ho yung Center for Disease Prevention and Control, yung Virology and Vaccine Institute of the Philippines, at yung batas din ho sa para ho sa Department of Disaster Resilience, mga kabarangay, no? At ilang beses bang nataasan yung sahod ng manggagawa? Pangalawa na ito ngayon, no? Yung June, ngayong araw na to effective na, yung wage hike ho ng mga manggagawa ho sa Metro Manila o NCR mula ho sa 537 pesos, tataas na ho yan ng 570, no, pesos pahutaraw. Yun sa minimum ho yan, ha. Yun. At sa ibang, kasama na ho dyan yung mga kasambahay. Sa ibang probinsya naman, dahil provincial rate din sa kanila, tinaasan din sila, pero hindi din kasing laki o hindi ka pantay ng sa NCR, mga kabarangay. May kanya-kanyang wage hikes din po yung iba't ibang rehiyon, no, na kahit pa paano nahihabol naman yung nahihabol ho ng DOLE, ang Department of Labor and Employment ho, bago ho matapos yung termino ng ating Pangulong Duterte, no? Ano pa ba? Na yung isa sa mga iba yung mga maituturing na pamana ng Duterte administration, yung pagtaas ng validity ho ng driver's license, di ba? At yung pasaporte, no, 10 taon na, no.
At kaya nga eh sabi nga ng marami eh, hindi man perfecto yung paalis na administrasyon mga kabarangay eh, naging ligtas naman komportable ang buhay ho ng karamihan sa mga Pinoy. Dulot ho ng war on drugs at iba pang kaing kampanya laban sa kriminalidad, yung mga proyekto at programa na isinulong para ho sa kapakanan ng mga Pinoy naman na naway may pagpatuloy ho yung mga programang ito mga kabarangay. Dahil ho yun nga, balita na si Tugade, Secretary Tugade pa rin yung tatalaga o ilalagay ho dyan sa DOTR bilang kalihim ho. At malaking bagay ho yun kapag siya pa rin naupo kasi magtutuloy-tuloy ho mga kabarangay yung mga programa na nasimulan ho ng Duterte Administration. Magbabalik po kami. Barangay 882 WIZ. Barangay 882. Yon mga kabarangay, nagbabalik nga po ang inyong programang Barangay 882. Ako po muli ang inyong lingkod, Gilbert Perdes. Mga kabarangay, na po ay bago ho natin ipagpatuloy yung pagtalakay sa ilang mga issue na national issues na dapat himayin at nakapaekto ho, malapit ho sa ating sikmura mga kabarangay na dapat ho nating talakayin, no? Shoutout ho muna sa mga nanonood sa atin ng nakikinig, sina Angelo Redaha na nagdiwang ho ng kanyang 24th birthday noong nakarang Huwebes, June 2 ho yan. Belated happy birthday po, Angelo. Samantala nanonood din ho si Kuya June Bringula. Kasama na ho dyan si Ronel Sacromenel, mga kabarangay. Not that, syempre yung aking sister, mahal kong kapatid dyan sa Cebu, nanonood ho. Si Irene, ang aking mahal na kapatid dyan na isang teacher sa Cebu. No? Shout out to sa ating mga kapitbahay dyan at sa ating mga kapamilya. Samantala, dako muna tayo sa ating Ronda Provincia. Ronda Provincia! Kaligtasan daw at kalusugan ng mga bibisita sa Bataan, sa lalawigan ng Bataan, mas pinaigting pa. Report mula kay June Bringula. June, magandang hapon. Magandang hapon na Gilbert. Inaasahan na lalo pang mapapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng lahat habang namamasyal sa makasaysayan, maganda at natatang lalawigan ng Bataan. Ayon kay Governor Abet Garcia, ito ay sa tulong ng Visit App o ng Visitor sa Information Travel Assistance System, isang online tourism platform. Ito ay para sa basligtas, organisado at maginhawang pagtanggap ng mga bisita sa Bataan sa ilalim ng new normal. Ayon kay Gov. Abet ay maari magparehistro ang lahat sa visitabihol.ph.bataan.ph. Ayon kay Gov. Abet, ito ay bilang tugon na rin para mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan lahat na magtutungo sa Bataan. Ayon pa rin kay Gov. Abet, sa kabila ng pandemya ay patuloy ang pagsulong nila ng mga programa upang manumbalik ang sigla ng turismo sa buong lalawigan ng Bataan. Kalayuning mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng lahat habang masayang namamasyal sa minamahal naming probinsya. Sa tulong ng Visita App, magiging mas mabilis ang pagre-registro, magkakaroon ng access sa mga lugar at establishmento pang turismo at agad mabibigyan ng kaalaman tungkol sa Bataan. Malaki rin po ang naitutulong ng Visita App para masigurong sumusunod ang lahat sa mga itinatutupad na minimum health and safety standards habang nakikisa sa big COVID program ng ating gobyerno. Bukod dito, ang impormasyong ibabahagi sa Visita App ay magiging basihan ng pahalagang hakbang ng lokal na pamahalaan para sa mas mainam na pagsiservisyo. At sa bagong tatag na ikatlong distrito, nakikita po namin magiging tourism haven ng lalawigan. Matatagpuan ang mga pinagmamalaking magagandang tatawin, bundok, karagatan, nature parks, at mga beach resorts. Ang tinig ni Bataan Governor Abet Garcia, June Bringula na gulat sa Imperial Metro Dulacas, DWIC. Maraming salamat ho Kuya June. Nga pala, nanonood din ho sa atin ang aking mahal ding kapatid na si Ate Alma Perdes dyan sa
Davao City, mga kabarangay. No, shout out to sa inyo dyan, lalo na sa ating mga kapamilya, mga kamag-anak ko natin. Nga pala mga kabarangay, no, sa June 13 na ho, no, upo na rin ho sa kanyang trono yung ating bagong presidente, no? Na si incoming President Bongbong Marcos, mga kabarangay, no, positive. Napapositive ho yung mga reaction ng mga leader natin, no? Ang dami na hong humihingi ho ng courtesy calls ho sa kanya, no? Gusto siya makilala at makaharap ho dahil nga napaka landslide ho yung kanyang pagkapanalo, mga kabarangay, no? At sa kabila nga ho, meron siyang pending case ho sa Supreme Court, pero ano na lang ho yan, no? Kumbaga balita rin na maano din, mababasura din ho yan, hindi rin ho malayang maibabasura dahil nagdesisyon na ho yung taong bayan, eh, di ba? May mga rulings ho, may mga jurisprudence ho ang Supreme Court yan, na kapag ka nagsalita na ho ang taong bayan, hindi mo na mapipigilan. Kumbaga nagsabi na sila na ito yung gusto namin leader, di ba? Yan, mga kabarangay, no? Yun nga ho yung pero sa kabila ho ng ano na ho, yung sigurado na ho yung kanyang pag-upo. Pero matindi ho yung mga hamon na kinakaharap niya, mga kabarangay. Balita nga ho, yung mula daw ho sa 6 trillion. Ito naman yung utang. Yung utang naman, bago umupo daw si Pangulong Duterte, na utang ho ng Pilipinas, nasa 6 trillion daw ho, no? Pero dahil nga ho sa andami hong mga kinaharap na problema ang administration, kailangan pa hong mangutang uli, no? Lumubo daw ito sa 12 trillion, ha? Napakalaki na tayo ho magbabayad niyan. Pero ang Marcos administration, ho, positive ho yan na syempre, gagampanan niya yung kanyang mandato. Pero sa kabila nga napakatindi ho ng mga hamon na yan, mga kabarangay, syempre yung issue ng kahirapan, no? Edukasyon, no? Paano nga ba, kasi binabalik na ho yung face-to-face classes, mga kabarangay. At pero bagamat hindi naman lahat, kasi may mga ibang lugar ho na mataas pa yung mga kaso, hindi pa ho pinapayagan. Nasa pilot pa ho yan, no? Kumbaga tine-testing pa lang kung kakayanin. At kapag ka nagkaroon ho yan ng surge, mga kabarangay, hindi na ho yan itutuloy. Baka ho mag-online ho uli yung mga kabataan ho. Kasi nga, yung iba takot pa, no? Ayaw pang isaling kanilang anak sa face-to-face, no? Ayaw pa nilang pagsapalara, no? Kasi yung iba takot pa rin. Nandiyan pa rin ho si COVID, mga kabarangay. Hindi pa rin ho nawawala yan. At may mga sub-variant pa yan, no? Kumbaga mga anak pa ni COVID yan. May mga Omicron pa, no? At si Omicron ng anak pa. Mga kabarangay, hindi pa ho ligtas lumabas, ha? Baka akala na yung nakikita yung balik na ulat sa ano, parang normal na lahat, pero nandyan pa ho, ha? Nandyan pa ho yung banta ng COVID-19, mga kabarangay. Huwag ho tayong magpakakampante, no? At sumunod pa rin ho tayo sa mga health protocols, yung mga pinatutupad. Basic ho yan, yung face mask ho, yung face shield naman, matagal na ho tinanggal yan, no? Bagamat may mga nagsusulong na ho ng proposal na tanggalin na yung face mask. Hindi ho yan, eh. Kahit nga nung wala pang COVID, dapat hong magsuot ng face mask dahil napakadumi ho ng quality ng hangin ho sa atin, no? Dahil ang dami yung mga sasakyan na mausok, no? At yan ho, hindi ho nakabubuti ho sa kasulsugan, lalo na sa mga bata, mga kabarangay, no? At balik ho tayo dun sa napipintong pag-upo ho ng ating bagong Pangulong Bongbong Marcos, mga kabarangay. Na yung inaugurasyon ho gaganapin ho yan sa museo, na pambansang museo ho yan dyan sa lungsod ho ng Maynila, mga kabarangay. Ang dami hong problema, no? Kasama na ho dyan bukod sa kakulangan sa sanay ng edukasyon, hindi sapat yung pondo, no? Yung ibang mga teacher ho natin, gumagastos pa ho yan para sa mga materialis na pinamamahagi nila sa mga estudyante ho nila, no? Ano na ho yun sa kanila, basic, kumbaga, sa sistema yan nila na kapag ikaw yung teacher, gagastos ka pa rin, no?
Yung iba hindi nakikita ho yun, mga kabarangay, no? Itong kahirapan at kagutuman, no? Ang dami ho nagugutom pa rin ng mga Pinoy, no? Actually, kailan ba nagkaroon ho ng bago ho nagkaroon ng pandemic nung 2022 yung pandemic ho yan, pumasok ho, no? Nagkaroon ho ng survey yung Food and Nutrition Research Institute ho yan, yung FNRI, nung taong 2020 ho yan, kung saan lumabas ho na 6 daw sa bawat 10 Pinoy, mga kaparanggay, ha, tandaan nyo yun, 6 sa bawat 10 Pinoy ay nakakaranas daw ng kakulangan sa pagkain nung nagugutom. Ibig sabihin, hindi ho sapat yung pagkain na ilalatag ho nila sa kanilang pagkainan sa bawat mesa ho nila, mga kabarangay, no? Nasa 71.7% daw ng pamilya ay nakakabili daw ng pagkain sa pamamagitan ho ng pangungutang, no? Eh sino ba nabang hindi nangungutang, mga kabarangay, no? Eh sa hirap ng buhay ngayon, no? Tinatayang 66.3% naman daw yung nangungutang sa kanilang kamag-anak o kapitbahay para ipambili ng pagkain ng kanilang pamilya. Ganun, no? Kahirap yung buhay, mga kabarangay, no? Nung unang bahagi ho ng krisis ho, mas marami yung halos wala nang makain nung magkaroon ho ng ECQ, mga kabarangay, yung Enhanced Community Quarantine ho. At ubod ho ng dami yung mga nawalan ho ng trabaho. At bunga ho ng pagsasara ho yan ng napakadaming kaliwat ka ng pabrika ho at kumpanya ho, mga kabarangay. At namigay man ho ng ayuda ho yung ating pamahalaan, eh talagang may iba pa rin ho talagang hindi pa rin kinakaya, no? Iba, umaasa na lang ho sa mga namimigay ho sa mga pantries ho, sa mga community pantries na inilatag ho ng iba't ibang organisasyon, no? At maliwanag po ho sa sikat ng araw na yung sa dami, makikita ho sa dami ng mga bumubuhos na tao dun sa mga pantry na yon, makikita na marami pa rin naguguto, marami pa rin hindi sapat yung kinakain at hindi nakakain ng 3 beses sa isang araw, mga kabarangay, no? Kaya nga ho, hindi pa man ho nakakaupo ho ng sa kanyang pwesto si Pangulong BBM. Eh sa June 30 pa ho yan, nagbabala na ho yung DA, yung Department of Agriculture naman, ng posibleng pagkakaroon daw ng krisis sa pagkain, mga kabarangay, no? Abilang daw sa mga pwede o posibleng paraan daw na makaiwas tayo sa gantong pangyari sa krisis, ho, yung pagbabawal daw sa exports, ibig sabihin, ho, yung mga produkto ho natin, no, na iniluluwas natin sa ibang bansa, binibenta, eh dapat na hong ipagbawal, no, mga kabarangay. Ibig sabihin, yung pagkain natin dito, huwag nang ibenta, paikuti na lang sa atin, no, mga kabarangay. At ibig sabihin ho, yung tawag ho dito, tayo lang ho magkukonsume ho ng mga pagkain na meron tayo, yung mga pinoproduce ho ng mga magsasaka natin, no. Sabi nga ho, ay ang pinakahuli daw hong bansa sa Asia ho, na nagpapatupad ng food exports ban ay itong Malaysia, no? Mahusay daw ho yung ginagawa ho nila na poultry export ban. Yung unang, yung ipinagbabawal ho nilang export, yung mga manok, yung mga itlog, mga kabarangay, no? Eh dahil ang sabi nga, no, ito'y magandang tugon daw ho sa pagtaso ng domestic prices. No, supporter na rin daw ito sa ating mga, sa mga magsasaka nila, no? Pero kahit daw malinaw sa tinatawag na General Agreement on Tariff and Trade na inoobliga ang World Trade Organization members o yung mga miyembro ho ng WTO, meron yung mga nilagdaang ano ho yan, no? Na agreement na dapat iwasan yung lahat ng prohibitions o quantitative restrictions sa food exports. Ibig sabihin, hindi daw dapat magkaroon ng export ban, no? Dapat i-share mo rin yung merong pinoproduce kang pagkain sa ibang bansa. Kasi sila, ihati din sa'yo yung mga meron sila na wala tayo. Di ba, mga barangay? Parang give and take lang. Kumita ka sa produktong hinahatid mo at gayon din naman yung bansa, sa hinahatid nila sa'yo. Di ba? Para kayo nagpapalita lang ng ano. Pero, ito yung idea ho ng Malaysia na pinagbabawal yung ganon. Pero sa may tinatawag hong exemption, eh, yung WTO, kasi nga sa pagkadating ho sa crisis, eh pwede daw hong pansamantala na gawin ho, yung temporary lang ho na ban.
Hindi yung pwedeng panghabang buhay. Kasi, halimbawa, kumikita naman yung mga producer sa bansa na yan, no, sayang din naman yung kikitain. Kung sobra-sobra yung produkto mo, i-share mo. Pero kapag ka-crisis daw, ano mo muna, itabi mo muna para sa mga residente, mga mamamayan ho natin, nila, no? At, syempre, ang layunin din naman ho ng Marcos administration, syempre magkaroon ng stable na food supply, no? Kaya nga ho, mahalagang pandayin daw ng maigi yung mga policies na may kinalaman sa agrikultura. Kasi problema din ho yung mga producers natin ngayon, yung mas mahal yung ginagastos nila sa pu-produce kaysa sa kinikita nila after nun. Halimbawa, gumastos sila ng 100,000 piso sa pagtatanim, di ba? Tapos yung mga nagawa nilang produkto, yung nabenta lang nila, ganun din nun. O baka mas lugi pa, 90,000 pesos lang. Lugi sila para... Parang kumuha ng bato na pinukpok mo sa ulo mo, di ba? Di ba? Para mang ginigisa yung sarili mo sa sarili mo mantika, di ba? Mga kabarangay. Kaya nga ho, magandang gawin na ng administration, susunod na administration ho, yung lahat ng mga pwedeng paraan, kasi may mga economic managers naman ho tayo na nauna na hong naitatalaga na ng bagong pangulo na mag-resolve nitong mga gantong problema. Kasi yung DA naman yun lang ho ang lagi nilang naiisip kapag kulang sa supply, importasyon. Paano naman kung iipitin mo yung product mo, paano ka makakuha sa kabila? Di ba? Kasi pinagdadamutan mo sila ng produkto, pagdadamutan ka rin yan, di ka nagsishare May gisa na kung ibibigay mo yan, na libre, babayaran din naman yan pag-iisipan maigi ho kung kailangan ho mabalanse yung maigi ho yan, no? Ang problema lang daw ho, yung mga yung problema lang dito, baka itong crisis daw parang nag-aanyaya daw ho ng smuggling operators, no? Parang tinatawagan mo sila ng mag-puslip kayo ng pagkain dito, parang ganun no? Kaya papatayin na naman ito yung mga local farmers natin, no? Kasi nga, ito nga yung nareklamo ng ating mga magsasaka na yung sa halip na yung mga produkto nila ang mabibili, dun sila bumibili dun sa yung mga produkto na galing sa ibang bansa. Halimbawa, yung mga smuggled na sibuyas, di ba? Mas mura. So, talo sila. No? Para na silang... Kaya yung iba hindi na sila nagtatanim kasi talo din may mga pumapasok na mga smuggled na produkto. Dapat 'tong hinintong maigi balansin ng mga kabarangay, no. Dapat 'to yung actually wala pang inaanunsyo na yung bagong administrasyon kung sino ho yung ilalagay sa DA. Yun ho yung ahensya na nakatutok ho sa ganyang sitwasyon. Sila yung mga kinauukulang ahensya na tumitingin kung sapat ba yung supply ng pagkain na meron ng bansa at na produce ba ng yung mga pagkain na kailangan ng mga mamamayan. Sapat ba ito yung mga naka-imbak, no? Mga kabarangay, no? Yung iba ho kasi yung mga gaya ho ng DA ang laging nasa kukote nila. Yung pag-aangkat lang, no? Hindi yung pagpaparami ng pinuproduce natin dito. Kaya nga huli, tuloy pinaghihinalaan tuloy sila ng ibang senador na baka may kumikita doon sa mga sa importasyon na yan, no? Na ano kasi bakit kailangan mag-angkat kung meron naman dito, suportahan na lang natin yung mga farmers natin, no? Tayo pa namang Pilipinas, 'di ba? Kilala tayong agri country, 'di ba? Napakalawak ng mga sakahan natin. Oo, napakalawak ng sakahan ko. Kaya ako nakasombrero. May pinagmanahan ako. Tingnan mo yung noo ko. Mga kabarangay, ayun ho, mga kabarangay. Kapag ganito ho yung mentality ng mga nakaupong official dyan sa DA, paano na lang yung buhay ng mga mahirap natin magsasaka? Dyan lang ho umaasa, no? Sa pinuproduce ho nilang pagkain. So, bakit hindi na lang palawakin yung mga...
yung mga sakahan, yung taniman ng paralyze, o buhusan ng pondo, di ba? At kasama na rin ho dyan yung irrigation, ha? Irrigation. Pero maganda yung naisip na idea dito ni ano, ha? Na kasama ko minsan niya si Gov. Obet Pagdanganan, yung irrigation nga, tsaka yung mga kooperatiba, no? Wala kasi hong wala ho kasi mga kooperatiba na nagpapautang sa mga mahirap natin magsasaka na ano. Kung mangungutang naman ho sila, kaya sa 5-6, lugi-lugi na. No, kumbaga yung ano ho, yung pinoproduce nila, tinagtatanim pa lang, ipinangutang na nila yon. So, pagka-harvest nila, ubos din yon. Para magpaka-produce ulit, mangungutang. Diyos ko, Panginoon, pastilan. Ha? Kawawa naman yung mga mahirap natin magsasaka mga kabarangay. Kaya ho yung kulang ho sa suporta itong dapat ho magkaroon nga yung sinasabi ng ni nabanggit minsan ni Gov. Obet yan eh sa kanyang programa, kasi minsan nakasama ko siya nung naimbitan na ilang beses din ako naging co-host niya sa kanyang programa, at ilang beses na nabanggit yung irrigation, tsaka yung meron naman mga irrigation pero hindi ganun kalawak kay mga kabarangay, no? At yung suporta, yung ayuda sa mga magsasaka natin. At sabi ko nga, yung co-op, kasi yung co-op, maliit ang ano niyan eh. Mas maliit yung interest kapag sila nagpapautang. No, para may mga ano pa yata, yung lahat ng mga miyembro nun, baka may kumikita din sila sa interest nung ano. Kumbaga, bumabalik din sa kanila ho, yung kanilang binibigay sa co-op, no, mga kabarangay. Kasi ho, itong mga magsasaka ho natin, mahirap na ho yan eh. Tapos kapag ka nag-apply naman ho sa banko para mangutang, katakot-takot naman yung dokumentong hingin sa'yo. Hindi naman makayaning i-produce ho ng mga magsasaka ho natin. So, paano na lang, no? Kaya yung ibang magsasaka, no? Hindi na nagsasaka, tinatamad. Kaya yung ibang, minakikita ka bang, depende na ho yan siguro, eh, no? Sa ano kasi, minakikita ka bang, ano? Yung bata na sinabing paglaki ko gusto kong maging magsasaka, wala eh, no? Mababa ang tingin sa magsasaka kasi nga kulang sa suporta, no? Ng gobyerno. May mga suporta naman, siguro hindi ganun ka ano eh, talagang side eh. So talagang kulang eh, mga kabarangay. Kaya nakikita mo, meron namang ibang sakahan, ginawa namang dinevelop naman, ginawang mga bahay, ginawang subdivision, no? Tapos merong isang senador dyan na pro-farmer daw siya, pero yung mga sakahan, ginawa niya subdivision. Pambihira. Nagsusulong ka ng pagsasaka. Sabihin mo, ano, kinakampanya mo yung urban farming. Mag-urban farming na lang tayo kasi ginawa mo ng ano yung mga sakahan nila. Kinonvert mo ng ano eh. Ginawa mo ng private ano residence. Eh. Ginawa mo ng... Tapos bebenta mo, di ba? Binili mo ng mura sa mga mahirap, tapos ngayon, ibebenta mo sa mayayaman. Pambira naman. Ay, nako! Ha? Kaya, lalo yung mga mahirap na magsasaka, lalo naghihirap. Ha? Kasi nga, mangungutang ka sa 5-6. Yung 5-6, yung Bombay lang ang kumita. Ha? Eh, magkano din yan? Kaya nga 5-6, yung utang ka ng 5,000, ibabayad mo sa loob ng isang buwan, 6,000. 1,000 ang tubo sa'yo sa loob ng isang buwan. Pastilan! Ha? Ay, nung mga nakarang bago sumampas si Pangulong Duterte sa kapangyarihan, tatandaan ko pa. Ito yung hindi na fulfill, ha, ng Pangulong Duterte. Yung wawalisin niya yung mga ano, yung mga Bombay. Wala eh. Andiyan pa rin yung mga Bombay. Dumami pa yata eh. Tapos, ang dami pang na-influensyahan, pati ibang Pinoy, nagpapa-5-6 na. Pastilan! Ang bihira naman to. Hindi na lang ano, ha? Hindi lang mga ano ngayon, mga Bombay nag... wala naman tayong masamang tinapay sa ano. Hindi natin nilalahat, ha? Kasi marami na din mga Indian nationals na... Oh, bait, no? Pero, yung iba duloy, no? Pati yung ibang lahi, no, yung mga Vietnamese, no, natututo na magpautang, ha?
Yung iba kapag yung may nabasa pa akong ano minsan, no? Yung hindi nakapagbayad, kinidnap nila. Kinidnapin ang utang. Pambihira naman. Dito ko makapit, no, minsan kahit napakalaki ho ng interest ng Bombay na yan, ibubulong mo lang kasi. Bombay, pautang. Okay, sabihin mo lang ganyan. Nandyan na agad eh. No? Kapag may pesto ka, pautangin ka na walang CI. Walang credit investigation. May utang ka sa banko. Wala. Di nila na alam. Walang pakialam yan. Basta may pesto yan. May pesto ka. Okay lang. Yun din naman ng dyan, kumakapit na rin yung mga mahirap natin. Kasi nga, napakadali mang utang eh. No? Meron sanang maliit lang yung interest gaya ng mga lending corporation, mga lending companies, mga kabarangay. Medyo mas mababa ang ano nila dyan. Baka nasa 5% hanggang 7% yung mga tubo. Kaso katakot-takot din naman ang requirements na parang gusto pang sabihin sa'yo na huwag ka na mangutang. Sobrang hirap i-comply, di ba, mga kabarangay. Hingihan ka ng payslip, nangutang ka. Baka walang trabaho. O nagtitinda ka lang sa gilid ng ano. Kaya ka nangutang. Paano yun? Di ba? Sa ibang ano naman, gaya nung bagiting ko na lang, ano ba yung isang ano na babarsuhin ka, sisindakin ka pa. Meron mga ganong app, no? Daming naglabasa na ganon. Yung kasagsagan ng pandemic, ang daming naglabasa na ganyan nagpapautang, no? Pag hindi ka nakapagbayad, sisindakin ka. At kung sino-sinong pagtatawag, papahiya ka pa sa ano. Mas kikapit bahay mo, no? Nangutang ka, ipopost ka pa sa Facebook. Hindi nadagdagan yung problema mo. Cyber libel yun. Siniraan ka sa ano eh. FB. Okay, sa social media. No? Yun mga kabarangay. Kaya, sabi ko nga, yung kapag merong suporta sa mga mahirap, no? At gaya nitong ano, yung pagsasaka nga, no? Mag-promote ka ng urban farming. Sabihin mo urban farming, wala ka namang binibigay na talagang tulong na dapat na gawin, no? Sinusulong mo lang ng ganyan. Kaya pala pinag-urban farming mo, yung ibang senador, binibili ng sa murang halaga yung mga ano nila, yung mga sakahan. At dahil nakikita na rin ng ibang anak na mga magsasaka na wala namang pag-unlad dito. Kaya lumuluwas na Maynila. Akala nila nandito sa Maynila lahat ng asensyo. Akala nila yung mga pagkagaling ka na Maynila, ang layaman mo na. No? Hindi nila alam ka, matindi rin yung pinaghihirapan mo sa Maynila. No? Actually, kapag nasa Maynila ka naman, talagang nandun din naman yung pagka-crowded areas, maraming tao, maraming kumpanya, nandun din yung mga oportunidad. Pero yung mga, halimbawa, meron isang kapatid na magsasaka. Ang tatandaan ko pa yan. Naikolom ko pa yata yan. Ano? Lumuwas sila na Maynila ho. Dahil hindi nila, nakikita nila na walang progreso, no, sa kanilang buhay dun sa probinsya. Nakita nila hindi umaangat yung buhay nila. So, makipagsapalaran sana sila sa Maynila. Pagbabaho nila ng bus terminal, namuudos pa. Nanakawan pa sila. Ha? Yung iba naman ho, naloko na, napangakoan, halimbawa, may isang scammer o kaya recruiter, recruit ka sa probinsya. Ay, ganito, bibigyan kita ng magandang trabaho, gagawin kitang factory worker dun sa ano. Kapag lalaki ka naman, ibebenta ka sa mayayaman dun, gagawin kang alipin dun sa mga sakahan o sa ano mga plantasyon, dun ka dadalhin pala, hindi pala dito sa Maynila. Yung iba naman, yun nga, yung tawag ho dun, forced labor ho. Pupirasahin kang magtrabaho sa kahit hindi mo gusto. Yung iba, sindikato pala nila puntahan, gagawin kang manlilimos dito. Di ba? Meron ganon. Iba, kapag ka babae naman, bebenta ka pala dito, gagawin kang prostitute. Bebenta ka sa sindikato. Dami yung ganon. Lahat na lang, sa Maynila ho, lahat ng uri ng, hindi ko sinasabi masasama, lahat na ng uri ng tao nandito sa Maynila, you know?
Pero yung ibang kaya nga ho eh kahit actually kahit saan ka naman mapunta kung talagang nagpapaloko ka no. Eh talagang ano kay ang kawawa lang ho yung mga vulnerable sector, yung mga halimbawa eh umaasa ka nagtiwala ka naman sa tao no. Pagdating dito eh illegal recruiter pala yun. Meron iba nagbenta na ng bahay at lupa para maka iba naman nangarap na makapangimbang bansa, yung pala illegal recruiter yung napuntahan. Ha? Kung ano nung mga nagbenta pa ng bahay, kalabaw, mga ganun, tapos naloko lang pala, no? Tinakbuhan, no? Yun, mga placement fee, yung mga ganun. Ano? Kaya ho, eh, yun, lahat ng mga gantong problema, eh, ang pinakaugat, yung kahirapan, no? Kaya yun ang dapat hong tingnan maigi ng susunod na administrasyon, maibsan kahit papaano eh actually hindi naman wala kasing magic ano sa ganyang problema. Unti-unti ho yan. Hindi kapag lahat daw tayo naghihirap, lahat daw tayo apektado sa pandemic. Yung iba kasi kapag naman naghihirap, nakikita isisisi na ho sa administrasyon lahat, no? Eh kahit naman may krisis sa mga kabarangay, kahit ho yung mga mayayamang bansa, no? Eh nakakaranas din no ng pagsubok at meron din ng mga mahihirap. Eh kahit ang pumunta ka ng China, mayaman, may mga pulubi rin eh, may mga makikita ka rin na pulubi. Hindi perpekto, no, mga kabarangay. Pero bawat administrasyon ho, sinisikap, wala namang administrasyon na gagawa ng hakbang o policy na makasasama ho sa mga sa ano nila, constituents nila, mga nasasakupan ho nila. Kasi darating ang araw, sisingilin ka ng mga yan eh. No? Meron ho yung mga, may pananagutan ka ho sa kanila. But sangayon ho sa batas, no? Mga kabarangay. Kaya nga ho, sabi ko nga, ito, isa ho ito sa mga kinakaharap hong pagsubok ng susunod na administrasyon. Yung, kagutuman at kahirapan, mga kabarangay, no? Kasi kapag ang tao ay gutom, no, marami na hong pwedeng maisipin, gagawa na ng krimen yan, magnanakaw na ho yan, no? Lalasunin ang isip, yung iba mamumundok, ganun ho, mga kabarangay. Yung pala yung nakilala niya, NPA, yung mga ganun ho. So, ang dami hong pwedeng mangyari na ano, kaya nga napakalawak ho ng pwedeng mangyari, no? Kaya ang pinakaugat lang kahirapan, kagutuman, mga kabarangay. Kahit nga naman sino, ano, kahit sinong kapag ka mahirap ka gagawa at gagawa ka ng paraan. Yung iba, masama man yung gagawin, no? Gagawin nila para sa kanilang pamilya, no? Ito yung mga dapat tugunan ng susunod na administrasyon. Yung mga ganito problema, kahit paano ay hinanapan ho ng solusyon yan ng administrasyon Duterte. At ngayon paalis na siya, ito naman mapupunta ngayon yung sa balikat ho ng bagong Pangulong Bongbong Marcos, yung responsibilidad na yan, no? At naway mabigyan ho ng pansin yan, lalo yung mga tulong sa mga magsasaka natin, tutukan yung paano maging stable yung food supply. Kasi dyan ho mag-uumpisa yun lahat. E kapag tumaso yung pagkain, ang dami na tataas na yung krimen dyan, ang dami na magnanakaw para lang makakain yung kanilang pamilya. Kapag kalamidad naman, actually, meron namang ano na ho, may nakatalaga na ho tayong bagong DSWD secretary, na kapag nagkaroon ng kalamidad at may mga nangangailangan ng ayuda, natitiyak ho natin na action ho yan, lalo na si yung bagong upo na secretary Erwin Tulfo, na kapatid ho natin sa Hanap Buhay yan eh. No, hindi man kami personal na magkakilala niyan. Mayroon kasing ibang yung mga kritiko, no, minamaliit yung kakayahan ng journalist, no, na ano naman yan, reporter naman, journalist naman, broadcaster lang ho yan, hindi niya kayang gampanya niyan kasi ano eh napunta sa DSWD, bayad utang na loob lang yan. Hindi, bigyan ho natin ng pagkakataon, no, si Tulfo, si Erwin Tulfo, na mapatunayan yung kanyang sarili, hindi pa nga nakakaupo eh, hinusgahan mo na, no. Yung ating susunod na kalimhon ng DSWD,
ang dami na hong natulungan niyan bago naman ho yan sumampa sa sasampas niya kanyang kapangyarihan eh taon-taon dekada-dekada yung naging karanasan niya sa pagtulong ho sa mga mahihirap no mga kabarangay lalo nung ano ho siya chairman ho siya ng ACCIS mga kabarangay kaya napakalaki ho ng kanyang ambag sa mga mahihirap no. Shout out nga ho pala sa ating kapatid sa Hanap Buhay, Sir Tony Hildo. Sir, magandang hapon po at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Si Ma'am Linlin Araneta, si Ma'am Princess Joy Aklan Nopia. Sabi niya ho, tama gusto na namin makita siya sa araw na yon. Si tinutukoy na yun, malamang ho dito. Si Pangulong BBM, ang aking kapatid na si Miss Alma. Ang kapatid na si Miss Irene. Mga kapatid ko yan sa Davao at Cebu. Sir June Bringula, si Sir Ranel Sacromenel. Nanonood din ho siya sa Naik, Cavite. Mga kabarangay at si Sir Angelo Radaha. Nabasa na ho yan natin. Radaha nga po pala. Nabasa na ho yan natin kanina mga kabarangay. No? At tulukan ho natin issue sa ano. Kasi yun, sa issue sa kagutuman at kahirapan. At natitiyak ko rin naman na gagawa ho ng paraan. Yun yung unang tututukan ho ng administrasyong Marcos. Yung paano ho maging sapat yung pagkain na mailalapag ho natin sa ating mga hapagkainan. No? Particular ho yung ating mga mahirap na kababayan na talagang umaasa na magkakaroon ho ng pagbabago yung kanilang buhay dahil sa paghalal, lalo na yung mga 31 million voters na sumuporta ho sa ating Pangulong Marcos. Yun. Barangay 882 WIZ. Barangay 882. Yun mga kabarangay, nagbabalik nga po ang Barangay 882. Ako po muli, ang inyong lingkod, Gilbert Perdes. Mga kabarangay, kanina nga ho, nabanggit ko yung napipintong pag-upo ng ating Pangulong Marcos, mga kabarangay. Pero ang binanggit ko kanya yung tungkol ho sa kahirapan at kagutuman, no? Marami daw ang nagugutom. Out of 10 Pinoys, 6 daw ho yung hindi sapat yung pagkain na meron sila sa kanilang mesa. Pero habang papalapit ho yung pag-upo ni Pangulong BBM, mga kabarangay, may mga nanawagan ha, na dahil nga ho sa problema naman sa supply sa kuryente sa ibang lugar, no? Sa Luzon at syempre sa Visayas, may mga problemado din sa supply, no? May mga rotational brownouts na nagaganap. Lumalakas ho yung panawagan na buhayin ho yung Bataan Nuclear Power Plant o yung BNPP sa Morong Bataan, mga kabarangay. Ilang dekada na hong tenga yan, tatlong dekada na yata yan mga kabarangay, no? Panahon pa ho yan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, no? Tatay ho ni BBM mga kabarangay, no? Maging si Pangulong Duterte nga daw ho, napaalis na sa kanyang pwesto mga kabarangay, umaasa daw ho na maitutuloy yung planong paggamit ho ng enerhiyang nuklear ho mga kabarangay. Kasi nga, mas mura daw ito at syempre, mas yung stable, mas maganda daw ito kasi maraming pwede masupplyan, no? Kung matatandaan ninyo, si dating Pangulong Marcos o Ferdinand Marcos Sr., yung nagpagawa ho ng power plant na yan sa Bataan, mga kabarangay, kaya daw dapat daw tingnan ng susunod na administrasyon, lalo na si BBM kasi nga tatay niya, no? Yung nagpagawa ho niyan, no? Kasi nga sa atin, no? Dahil nga ho sa bakbakan, no? Sa giyera ho ng Ukraine at ng Russia, no? Nasa 100 days na yata yung bakbakan nila. Hindi pa tapos yan. tayong mga mga mahirap na bansa apektado kasi nga yung presyo ng langis gumagalaw, ha? Gumagalaw ho mga kabarangay. Kaya parang ginto na yung langis ngayon. Pero napansin ko lang mga kabarangay ha, sa dito sa atin, 'di ba, mga nasa 68 pesos, 70, mga 72 yung kada litro. Doon naman sa Camotes Island, sa lugar namin, nako.
halos 90 pesos na. Ha? Tayo dito sa NCR na ano yung maangal pa tayo. Eh, lalo na sa isla. Sobrang mahal po ng ano, ng kada litro ng gasolina. Balik ko tayo dito. Dahil nga maubos na raw at medyo nagkakaroon ho ng ipitan sa supply ho ng mga produktong petrolyo. Tsaka sa langis kasi tayo umaasa no sa yung mga makinang ginagamit ho sa pagproduksyon natin ng kuryente. Yung iba sa ano yan, di ba sa tawag ho dito? Coal plants, di ba? Yung iba, ano ho, sa langis din ho yan, no? Krudo din ho yung pinagpapaandar ng mga makina. Kaya nga daw ho, sabi ni Pangulong Duterte, yung ating outgoing president, mga barangay, eh, maganda daw hong pag-isipan yung yung power plant na yun sa Bataan, yun sa Morong, mga barangay. Ama, kasi kung titinan daw maigi, eh, panghabang buhay daw yan eh, no? Kumpara daw sa iba pang sources of energy sa bansa, mga kabarangay, no? Kasi nga, tataas nga ng presyo na langis dahil wala naman tayong bukal ng langis, no? Kailangan pang mag-import tayo ng langis. Kaya mahal kasi import, may ano pa ho yan, may mga tax pa ho yan, no? Mga kabarangay. Kung matatandaan niyo nung 'di ba si Pangulong Marcos Sr. yung nagpatayo ho ng planta na 'yan, pero nang maalis ho siya sa poder ng kapangyarihan, yung February 1986 ho 'yan. Hindi na 'to natuloy kasi kalaban na 'yung sumunod eh. 'Di ba mga kabarangay? Nagkaroon din ho ng aksidenteng nuclear ho doon sa Chernobyl. Sa Union Soviet Union, no? Na naging dahilan ho upang pagpasyahan ho ng sumunod na administrasyon ni dating Pangulong Corazon Cory Aquino na wag na hong pagganahin yung planta. Actually, nakaano na yun eh. Nakaumang na sana yun eh. No? Yun nga lang, sabi nga ho, may halong politika daw yung motibo dun sa pagpapatigil ng proyekto ng mga kabarangay. No? Dahil daw sa pagkakaugnay ng planta kay Marcos, eh nawala ng interest dito yung kanyang mga katungkali, lalo na si dating Pangulong Cory na sumalangit na wa, yung kanyang kaluluwa, pumanaw na ho yun eh. At nung 2009 at 2011 naman ho mga kabarangay, may mga nagbalakting buhayin yung BNPP at mga kabarangay. No? At may mga nagtulak pa ng mga panukalang batas eh ukol diyan ho eh naburo din naman ho sa kamera yan eh, hindi rin ho sumulong, no? At sa totoo lang mga kabarangay, wala namang masama ho diyan eh, sa kung bubuhayin yung plano, yung pag-aaral muli na pagbuhay diyan sa power plant din sa Bataan. Ang halaga lang ho, malaga lang ho mga kabarangay, eh, mapag-aralan maigi ho yan. Hindi ho yung pwedeng sabihin, ay magandang ano, pero tingnan ho natin yung mga residential, kung malapit marami pwedeng maapektuhan, no? Kasi ang dami na hong, marami hong problema, nagkaroon ng, yung mga ganong planta ho, nagkaroon ho ng problema, no? Sa ibang planta, sa ibang bansa, no? Yung tragedy ho sa Chernobyl, doon ho sa Ukraine ho yan, banda, no? Yung naganap ho ito noong 1980s ho yan, no? Sa teritoryo ho yan ng Ukrainian SSR, no? Mga kabarangay, ngayon ay Ukraine ho yan, 3 kilometro lamang layo mula sa Pripyat, yung ngayon Kyiv ho yan, no? Ilang daang kilometro mula sa Kyiv, siya yung kabisera o yung capital city ho ng Ukraine, mga kabarangay, no? Sabi nga ho, magsilbi daw ho sanang aral yung tragedy na yon nung mga taon na yon, mga kabarangay. Kasi nga ho, kahit nga ho nangyari dun sa bansa na yon, hindi lang naman dyan eh, sa ibang bansa ganun din eh, pati nga ho sa Japan, ho, di ba? Sariwa pa rin ho sa marami yung sinapit ho ng mga Hapones ng nag-init kasi bigla yung reactor eh, no, ng nuclear power plant ho dyan sa Fujishima, no, sa lugar ng Fujishima, mga kabarangay.
Tatandaan rin yun, nagka-problema din ho yan nung 2011, hindi ako nakakamali, di ba? Nagkaroon ng tsunami, di ba? Nayanig yung mga ano dyan eh, yung mga reactor nila. Yun yung kurenteng ginagamit nila. At dumating pa nga ho yan sa punto yung mga kabarangay na kailangan pang mga ibang bansa ng ilang mga Hapones, mga residente roon, para lamang ho makaiwas sa kapahamakan, mga kabarangay. Yun mga kabarangay, no? Yan ang pwede hong negatibo na epekto, no? Kaya nga, kailangan ho talagang pag-aralan maigin. Siguro kung ano, baka ilagay sa dagat kung gusto mo. Yung malayo sa mga residente. Yung bataan, ang dami ho nakatira dyan, eh. Yung ano pa lang, kahit nga patay na yung planta, ang daming tumututol. Takot kahit wala naman, di naman gumagana, di ba? Kumbaga parang ano eh, parang tulog na bomba daw para sa kanila. Tulog na bomba eh, paano pag binuhay mo pa? Di ba mga kaparangay? Iniiwasan ngayon ng ibang bansa yung nuclear power mga weapon, di ba? Ginagamit din yan, ganyan din eh. Kung sa kurente mga gamitin, baka pag hinalaan ka pa ng ibang bansa dyan, ng mga kalabang bansa na gumagawa ka ng armas nuclear natin, di ba? Sabihin na, kunyari lang, planta yan, pero bomb, ano yan, panlaban sa atin yan. Baka nga, no, mahirap din yan. Dapat hong pag-aralan din hong maigi talaga ng administrasyon kasi may mga bansa na gustong tumulong. Hindi ako nagkakamali, Japan ba? Yung gustong tumulong, o Korea? Basta may mga bansa na sa Asia na gustong magambag ng tulong dyan para ho, mapag-aralan muli yan. Baka mamaya sulsul lang ng mga yan, no? Para lang ho kaya nga ho, baka mapahamak naman yung mga mamamayan natin. Kaya, hindi rin naman, kaya mas maigim pagkaralan talaga na mabuti yan, no? Kung yung pag-aaralan, hindi naman siguro sa tingin ko na pag-aksaya ng panahon, no? Dapat lang talaga pag-aralan. Kasayang din naman yung kung meron pakinabang pa yan, no? Kung sa iba yung libaw kotse yan, natingga ng ilang taon, ano na papakilo na yun. Mga ganun. Pero ang laki ho ng ginastos dyan ha, ng gobyerno, mga kabarangay, no? Sa ilang eksperto kasi mga kabarangay, ayon sa kanila, no? May panganib daw hong pwede maidulot yung mga plantang ganyan, yung mga nuclear plant, no? Kapag nag-leak, no? Kapag nag-leak, delikado daw yan, no? Sa kabilang banda naman, ho, hindi rin naman maialis din, ho, yung mabuting maidudulot niyan kasi nga ang target mo lang naman magkaroon ng sapat na supply at hindi magkaroon ng mapupugak-pugak, walang mga rotational brownouts mga kabarangay, no? Kaya nga mahalagang balansehin, no, talaga yung mabuti yan, kung makabubuti ba o makasasama talaga sa mga mamamayan o kaya kung gusto mo lang para maging ligtas at may layo yung mga mamamayan dyan o kaya gagawa ka ng ganyang planta, huwag sa lugar na maraming mga residente, di ba? Kasi baka malagay lang ho sa panib yung kanilang buhay o kaya yung kalusugan nila. Kapag nag-leak yan, no, baka yun, sa ibang, ano, yun ang mga issue ho, mga problema ho nila, no? Yung, kaya nga, sabi nga, tulad ng pagpapakonsulta sa doktor, no? Yung ganyang pag-aaral sa ganyang uri ng planta, dapat may second opinion or third opinion, di ba? Para makatiyak kang ligtas ba talaga yan, mga kabarangay, no? Pero dapat ho, hindi tayo umasa lang sa mga ganyang sources, no? Dapat ho, tutukan din, pagtuunan din ho ng pansin ng pamahalaan, yung pagtuklas naman sa ibang pwedeng mapagkukunan ho ng energy, ng kurente, gaya no, ng solar, yung geothermal, at iba pang pwedeng power sources na mapagkukunan, mga kabarangay, no? Bueno, nako, wala na ho tayong oras, mga kabarangay, ha? Medyo kadaldalan ko, di ko na napansin, ha? Mga kabarangay, na 4:28 na ho pala ng hapon, ha? Nako po, mga kabarangay, maraming salamat ho sa ating mga boss, ha? Dito sa DWIC at Ali Broadcasting Corporation, ha? Sa pangunguna ho ng ating Boss Edgar Cabangon, Chua, at iba pa, no? Ang dami kasi nating napasin naman. Di ko na babanggitin yung iba. Thank you din ho sa ating mga nakaagapay dyan sa newsroom.
Siyempre kay Sir June Aguba, ang ating tech on duty ngayon. Writers natin na si Ariam Sancho, Abby Angeles. Siyempre, social media writers natin si Miss Joanna Luna, Jarius Rojas, Kim Gomez, at Angelo Baino, ating CA, sa ating communications communication assistant, si Mays Dayon-Dayon, Maikas, at siyempre, sino pa ba? Si Maikas Siriaka. Siriaka Cervantes, tama ba? Sabi ko na tama ako eh. Ayun. At si Isha pala, Miss Isha Panlilio. Nakalimutan ko na. Nga pala, ay susunod na po mga kabarangay, no? Yung IZ Balita Nationwide, kasama niyo po si Miss Ariana Sancho. At syempre si Mr. Angelo Baino. Happy weekend po sa inyong lahat. Bye-bye! Barangay 8-8-2